Noong March 27, 1992, nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino, House Speaker Ramon Nitra at Senate President Neftali Gonzales para maging batas ang Republic Act 7307 na pinamagatang An Act Creating the Philippine Carabao Center to Propagate and Promote the Philippine Carabao and for Other Purposes, na kilala rin sa tawag na Philippine Carabao Act of 1992. At pagkalipas nga ng 22 taon, kamustahin natin kung gaano kalawak ang nagawa ng batas na ito. Panoorin natin ang report ni Ruby Cerezo. Mula sa pagbubungkal para sa produksyon ng mga pananim, naging kaagapay ng mga magsasaka ang kalabaw para sa kanilang ikabubuhay. Bukod dito, nagagamit din sila bilang transportasyon, katuwang sa paglalakbay sa mga gulod at bundok, bit-bit ang mga produktong pareho nilang pinaghirapan ng kanyang kasamang magsasaka. Pagbibigay din ito ng gatas sa pamilya, lalo na't kung ang kalabaw ay nasa uri ng gatasang lahi. Ngunit dahil sa pagdagsa ng mga makinaryang pang-agrikultura, unti-unti nang napapalitan ang kahalagahan ng kalabaw at unti-unting nauubos ang populasyon dahil ginagawa na rin silang pagkain. Ginagawa po natin ngayon kasi nga patuloy ang mechanization sa bukid. At so yung change ng paggamit ng farmer from carabao do sa pagbubungkal ng lupa, nagiging mechanized na. And so ginagawa natin kalabaw ngayon, we are changing the carabao not only for draft but for milk production. Patuloy naman ang pagkatay ng kalabaw kasi kailangan ng mga Pilipino ang karne ng kalabaw na hindi alam ng mga Pilipino na yung kanilang kinakain ay karni ng kalabaw. Kaya sa tingin natin, akala nila yung hot dog na kinakain natin, yung corned beef ay baka, yun po ay kalabaw. So patuloy ang pagkatay ng kalabaw dito sa Pilipinas na dapat mapantayan namin ang pagdami para patuloy na manatili ang kalabaw. Dito naisip itayo ng ilang mga animal at agricultural researchers na bigyan ng kaukulang pagtingin at pag-aaruga ang mga kalabaw at itulak sa mga mambabatas na gumawa ng panukalang batas para dito. At isa si dating senador panoon na si Joseph Estrada sa mga nagsulong sa pagkakatindig ng Philippine Carabao Center kung saan agad ngang naisa batas. Ipinagkaloob ng Central Luzon State University sa pangunguna ng dating presidente nilang si Dr. Fortunato Batad ang 40 hektaryang lupain sa Muñoz, Nueva Ecija para maging tahanan ng Philippine Carabao Center na sinuportahan naman ng lokal na pamahalaan ng nasabing probinsya sa pangunguna ni dating Governor Tomas Hosson III. Nagsimula sa 20 babaeng kalabaw at 2 bulugan. Pinalawak at pinarami ng Carabao Center ang alagang mga kalabaw sa pamamagitan ng pagbubukas pa ng ibang centers sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Bukod dito, nagawa ng mag-import ng mga kalabaw at buffalo mula sa iba't ibang bansa para mas lumaki ang lahi ng native nating kalabaw at mas dumami ang makuhang gatas mula dito. Kapag import tayo sa Bulgaria ng maraming buffalo, at sa Italy, nag-import din tayo ng buffalo para mapabilis yung production ng gatas. Habang nag-co-crossbred tayo ng Philippine Carabao, ay meron ng gumagawa ng production ng gatas mula doon sa mga in-import na buffalo para noon mapabilis ang production ng milk. Kasi ang milk po dito sa ating bansa ay imported. Ang ini-import nating gatas mula sa ibang bansa ay 99% of our requirement. Ang naipoproduce lang natin ay almost 1%. Ganun po, ang inagastos natin ngayon ay about $700 million every year sa pagbili ng gatas mula sa New Zealand, sa US, sa Australia. So ang nakikinabang sa gatas ay yung mga magsasaka ng New Zealand, ng Australia, ng US. Kailangan sana yung binibili natin ng gatas may ibigay sa magsasaka Pilipino. Sa loob ng mahigit 2 dekada, pinatunayan ng Philippine Carabao Center na kayang pagyamanin, paramihin at palaganapin ang kalabaw bilang mapagkukunan ng lakas hayop, karne at gatas.
Ang kailangan nga lang ay suporta at masipag na pag-aaruga sa mga ito para na rin sa ikauunlad ng buhay ng isang ordinaryong magsasaka, negosyante at maging ng buong bansa. Marami po tayong mga kalabaw sa ating lugar. Sana yung mga babaeng kalabaw na hawak natin ay alagaan natin mabuti at tingnan natin yung mga tinitraining naming village-based artificial insemination technician na inilalagay namin sa bawat lugar para siya magsimilya ng inyong mga kalabaw. Alagaan natin mabuti para ito ay magbuntis at manganak para makakuha tayo ng gatas mula rito sa ating mga kalabaw. At iyon makakatulong sa ating nutrition, sa pamilya, at makapagdadagdag ng kita mula sa atin, yung income. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Roby Cerezo.